give it to me like. Hi everyone! Bagong gising, bagong buhay. I would like to share to all of you kung paano ang ginagawa kong pag-aalaga sa aking mukha every gising ko. Una is hinihimas-himas ko ang aking mukha. Minamasahe ito pataas. Hayan, mula baba, from bottom to up. Siyempre, dapat kasama din yung ilalim ng ating mata, pati ang ating leeg. Then, konting inat-inat naman dyan, konting stretch-stretch ng braso para sa kondisyon ng ating katawan. Sunod ay susuklayin ko ang aking buhok para mamasahe din ang bawat hibla ng aking buhok sa anit. Ipitan ko na para walang sagabal sa paghihilamos ko. At heto ang ginagamit kong facial foam sa aking mukha. Dapat wisik-wisikan ng konting tubig ang mukha para detalyado ang resultang bubbles nito. Ayan, wisik-wisik pa more. Ilapat na natin. Hago dito, hago doon. Hayan. Pagkatapos ay hilamusan natin ito ng maligamgam na tubig. And just make sure na ang gagamitin natin sa ating mukha ay ang tuyong towel or tissue. Hayan, nakikita nyo ba yung hawak ko? Isa siyang massage gun. Ito ang ginagamit ko sa aking mukha sa pagmamasahe every morning. Kapag hindi ako busy, ginagawa ko itong routine nito every day. Kapag naman busy ako, ginagawa ko ito every 4 times a week. Ang ginamit ko is yung style bola sa aking mukha dahil ito yung mas soft para applicable siya sa aking mukha. Then yan, minamassage ko kung saan mas maraming, mas madaling tubuan ng wrinkles dito sa may bandang labi natin, dito ko minamassage. Dahil yan ang madaling lumaylay sa atin, lalo na kapag nagkakaedad na tayo. Okay, then ipapalibot ko yan sa aking mukha kasama yung leeg ko, kasama yung baba ko. Then, ipapataas ko na rin yan, kasama ko yung forehead ko. Tapos, isusunod ko na rin yung ilalim ng mata ko. Just make sure na slight lang at hindi mahigpit at mabigat yung pagkakahawak nyo para hindi masakit sa ating mukha. Pabalik-balik lang at continuous lang yung way ko. Then, about 5 minutes ko itong ginagawa every day. Hayan, pabalik-balik lang. Mas marami akong daan dito sa tabi ng labi ko dahil ito talaga yung area na madaling lumaylay sa atin, lalo na talaga kapag nagkakaedad na tayo. At pagkatapos niyan is gagamit tayo ng facial toner. Kahit anong facial toner, kung saan kayo hiyang. Ayan, pataas pa din. Pataas yung hagod sa ating mukha. Sasama natin yung forehead natin. Pataas. Ilalim ng mata. Pataas yan. Pataas yan, everyone. Then, hindi ko naman kinakalimutan ang paglalagay ng moisturizer aloe vera. Kahit anong ilagay niyong cream, basta kung saan kayo hiyang. Ayan, imamasahe din natin. Ayan, ganyan, minamasahe ko yung mukha ko, pataas pa rin yung way ng pagmamasahe ko habang inia-apply ko ang aloe vera moisturizer. Then, sinasama ko na rin yung leeg ko. Lagi kong sinasama ang leeg ko. Kapag nilagyan ko ang mukha ko, laging kasama ang leeg ko, bato ko. Minsan, isinasama ko din ang mga braso ko. And then, suklay again. Pagkatapos niyan, is ipit again. Then, it's time to use a powder. Sa halip na gumagamit ako ng foundation, mild powder na lang ginagamit ko para avoid pekas at allergic dahil hindi naman laging nasa aircon ako. Pansin nyo guys, ginagamitan ko ng brush sa pag-apply para mas kapit sa skin ko. Then, at last, syempre, hindi mawawala yung lip tint para kumpleto ang pagiging blooming ko.
Samahan din natin ng kaunting kilay. Hayan! Dahil ayoko na masyado makapal ng lip tint, papahiran ko ito ng tissue, pero nandyan pa rin yung stain ng lip tint. No, maganda yung nabili ko. At heto na, ang una kong iniinom tuwing umaga is ang green tea with hot water. Then, saka lalagyan ko ito ng lemon, isang hiwa ng lemon. Pipigain ko, hayan, pipigain ko ang katas. Tapos, ilulublob ko na yung lemon. At pagkatapos, ayan, tara na! Inom na tayo, guys. Enjoy our breakfast. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel at pindutin mo na rin po ang notification bell para po updated ka sa aking mga videos about beauty, hair, and nails. Bye-bye!